Sa umpisa ng chapter ay pinakita ang atake ni Rob Lucci si Luffy. Sinubukang pigilan ni Kaku at Stassi si Rob Lucci. At sinabi nila na kailangan muna nila ng permission ng headquarters bago nila pwedeng labanan ang isang Yonko. Dahil ang pakikipaglaban sa isang Yonko ay maaaring maging umpisa ng malaking gera. Pero si Luffy ay nakita na sugatan si Atlas. At dahil dito ay inatake ni Luffy si Rob Lucci. Si Akainu ay tinanong ang mga Marines kung nasaan si Kizaru. Tumagot ang mga Marines na si Kizaru ay papunta na sa Egghead Island. Si Luffy at Rob Lucci ay naglaban na. Si Luffy ay nagtransform sa kanyang Gear 5 at si Rob Lucci naman ay nagtransform sa kanyang Awakened Zoan form. Ang Awakened form ni Rob Lucci ay malaki ang pagkakatulad sa kanyang Hybrid form. Pero sa kanyang Awakened form ay mayroon siyang itim na balahibo at mayroon din siyang Black Cloud Flames. At ito ay nakalutang sa bandang leeg niya na parang Gear 4 o Gear 5 ni Luffy. Si Sentamaro ay pinakita nakasama ang S-Snake, S-Hawk at S-Shark. Nireveal na din na hindi pwedeng bigyan ng order ang mga Seraphim gamit ang Denden Mushi. Kaya kailangan ni Sentomaru na malapit siya sa mga Seraphim para makapagbigay siya ng order. At ang level ng authority na pwedeng magbigay ng order sa mga Seraphim ay ang sumusunod. Ang highest level ay ang Gorosei. Ang sunod ay si Vegapunk. Sunod si Sentomaru. At ang huli ay kung sino ang mayroong command chip, na sa ngayon ay mayroon ang CP0. Inutusan ni Sentomaru si S-Bear na atakihin ang CP0. Si Chopper at Jinbe na buhat si Bonnie naman ay napadaan kung nasaan ang mga Seraphim. Jinbe ay nagulat nung nakita niya ang Seraphim version niya na Seraphim Shark. Si Kaku at Stassi naman ay pinakitang iniilagan ang mga atake ng Seraphim Kuma dahil ayaw nila tong labanan at baka madamage nila ang Seraphim. Ang grupo nila Nami ay napapanood ang laban ni Luffy at Rob Lucci sa monitor. Nagulat ang Straw Hat crew sa itsura ng 5th gear form ni Luffy. Sumunod ay biglang nag-appear ang totoong Vegapunk sa harapan nila. Dahil dito ay nagugis puso ang mata ni Franky sa excitement nang malaman niya na nasa harap na niya ang tunay na Dr. Vegapunk. Si Vegapunk naman ay tinanong ang grupo ni Nami kung anong klase ang form na ginagamit ni Luffy. Si Nami ay sinabi na hindi din nila alam. Pero maaaring ito ay bagong technique ng Gomu Gomu no Mi. Sinabi ni Vegapunk na ang Gomu Gomu no Mi ay hindi na record sa Ancient Devil Fruit Encyclopedia. Dagdag pa ni Vegapunk na ang bagong form ni Luffy ay kaparehas ng itsura ng Sun God Nika. Ito ay ang god na makikita lang sa mga ancient texts. Sinabi ni Vegapunk na maaaring binura sa history ang pangalang Nika. Pero hanggat may mga taong naniniwala sa kanya, ay hindi mawawala ang existence ni Nika. Tuloy pang kinuwento ni Vegapunk na lahat ng bagay sa mundo ay nanggaling sa mga hiling at kagustuhan ng mga tao. At ganito din ang Devil Fruit. Ang Devil Fruit ay isang posibilidad ng human evolution na hiniling o ninais ng mga tao. At ang bawat special ability na binibigay ng Devil Fruit ay nagre-represent sa ginusto o hiniling ng mga tao na magkaroon sila noon. At dahil ang mga hiling at kagustuhan na to ng mga tao na pinagmulan ng Devil Fruit ay hindi natural, ay nagalit ang dagat sa kanila o Mother Nature. Kaya ang weakness ng Devil Fruit ay ang dagat. Ang lahat ng mga sinumpa ng dagat ng mga Devil Fruit user ay ang mga taong nagagamit ang mga special ability na hiniling o ninais na magkaroon ng mga tao noon. At dahil dito ay sinabi ni Vegapunk na napakaganda talaga ng mundo nila. Umalik sa labanan ni Luffy at Rob Lucci. Si Luffy ay nakangiti at tumatawa habang iniilagan niya ang mga atake ni Rob Lucci. Namit ni Luffy ang bago niyang technique na Gomu Gomu no Mogura. Pinakita na ginawang kamao ni Luffy ang sahig at ito ang ipinansuntok niya sa chan ni Rob Lucci. Dahil dito ay napaubo ng dugo si Rob Lucci bago ito tumalsik ng napakalayo. Si Luffy ay napatigil dahil nakita niya si Sentomaru. Dinating ni Luffy si Sentomaru na feeling close habang tumatalbog-talbog si Luffy. Ni-reveal na si Sentomaru pala ay inampon at iniligtas sa kahirapan ni Vegapunk noon. Kaya malaki ang utang na loob ni Sentomaru kay Vegapunk. Kaya pinili nitong iligtas si Vegapunk at atakihin ang mga CP0. Si Sentomaru ay nag-request kay Luffy. Nakiusap si Sentomaru kay Luffy na isama ni Luffy si Vegapunk palis ng Egghead. Si Rob Lucci naman ay nakarecover na habang nag-uusap si Luffy at Sentomaru. Sunod ay gumamit ng Soru si Rob Lucci at mabilis na inatake si Sentomaru ng Shigan. At dahil dito ay lubang nasugatan si Sentomaru. Sinabi ni Lucci na kailangan lang nilang itumba ang commander at pagkatapos ay mapapasa kanila na ang control sa mga Seraphim. Si Luffy ay nagulat at sobrang nagalit sa nangyari kay Sentomaru. Pagkatapos ito ay sinabi ni Luffy na hindi niya pa maatake si Rob Lucci next week dahil may break next week. Kung bago kayo dito sa aming channel,
please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.